There are some things in our life that we could not fix. We could only carry them. Remember that. May mga bagay sa ating buhay na hindi mo maayos. Kailangan mo lang buhatin. Bakit hindi natin maayos ang lahat ng bagay na sira sa ating buhay? Una, ito ay dahil hindi naman natin alam ang lahat. We are not all-knowing. Halimbawa, pag nasira ang iyong cellphone, subukan mong ayusin, buksan mo. Sa tingin niyo po, maayos o lalong masisira? Kung hindi mo alam ayusin, huwag mo maayusin. Do not pretend that you know how to fix things. Kung hindi mo alam, aminin mo, hindi mo alam at magpatulong ka. Amen? At lalong-lalo na, it is a reminder for us not to fix people. Bakit hindi dapat natin ayusin ang mga taong may sira sa kanilang isip o may problema sa kanilang buhay? Kasi tandaan mo, hindi mo rin naman alam lahat-lahat na nangyayari doon sa taong yon, kung ano ang tumatakbo sa kanyang isip, kung anong nararamdaman niya. Remember, people are complicated. All of us are unique. Some things may work for you, but it may not necessarily work for others. Amen? And when you try to fix others, you will have more problem than solutions. And why is that? Because it seems that you are trying to control the independence or freedom of people. At yun yung isang bagay na ayaw natin. Yung kinokontrol tayo o inaalisan tayo ng laya. Subukan nyo po. Subukan nyo na makialam, ayusin nyo yung problema ng iba. Halimbawa, pag naririnig mo, maingay yung anak ng kapitbahay mo, puntahan mo sila doon, sabihin mo, ay Mars, akong bahala, aayusin ko, didisiplinahin ko yung mga anak mo. Ano po sa tingin niyo mangyayari sa inyong dalawa? Baka magsabunutan kayo. Subukan niyo po, sabihin niyo doon sa kaibigan niyo, akong bahala Mars, aayusin ko yung asawa mo. Pagsasabihan ko siya. Sige, pagsabihan mo yung asawa niya. Tignan natin kung maayos, baka lalo pa kayo magkagulo. Di po ba? O sabihan mo yung kapitbahay mo. Alam mo, nagkakalat yung aso mo dyan. Bigay mo sa akin, aayusin ko siya. Maayos ba? Malilinis ba? Mas malaking problema kung magmamagaling ka na sasabihin mo, kaya kong ayusin ang problema ng ibang tao. Do not try to fix the problem of others. Because there are some problems that could not be fixed. They can only be carried. They can only be tolerated. Kailangan mo lang tiisin. Kung paano din nag-aaway-away tayo sa politika, tingnan niyo po. Magkakaiba tayo ng opinion.
susubukan mo na ayusin yung mentalidad ng iba. Diyan nagkakaroon ng debate, diyan nagkakaroon ng bangayan. Because the point is, it is not up to us to solve the problems of others. It is not us that should fix what is wrong in other people's lives. If there is a problem, carry it. Buhatin mo. Yan yung pinapaalala sa atin ng Panginoon. If anyone wishes to follow me, sabi niya, to come after me, he should carry his cross. Buhatin mo. Huwag mong aayusin. Huwag mong susolusyonan. Buhatin mo lang. And we should carry it to the Lord. Bring it to Jesus. Why? Because only God can fix our situation. Only God knows the solution to our problem. Magtiis ka. Magtiyaga ka. Maniwala ka. Diyan sa iyong binubuhat na mahirap o problema o kakulangan sa iyong buhay, gagamitin ng Diyos yan para sa iyong ikabubuti. Kamukha po nung kwento ng bata na nag-aaral, pumapasok sa eskwela, naiinggit doon sa mga kaklase niya. Bakit? Pag nagre-recess, pag kumakain, ayaw niyang ilabas yung kanyang baon. Kasi rich kid yung mga kaklase niya. Yung mga kinakain nila, chichirya, McDo, Jollibee, French fries, milk tea, Coke, soft drinks. Siya, anak ng magsasaka. Ano yung baon? Palagi gulay. Talong, opo, kangkong, itlog, isda, kanin. Pagkatapos, swerte na siya kung meron siyang buko juice. Pero palagi tubig. Umiiyak sa tatay niya. Sabi, bakit hindi mo ako bili ng chichirya? Kamukha ng mga sa kaklase ko. Ang sasarap ng kinakain nila. Bakit ako? Nagmumukha na akong kambing. Puro gulay yung kinakain ko. Sinasabi ng tatay niya, kung ano yung baon mo, kung ano yung binibigay naming baon, kainin mo. Para sa'yo yan. Kainin mo. Wala pong magawa. Nagtiis. Hanggang high school. Nagtiis. Nakatapos sila. Nag-reunion. Ano yung nakita niya? Yung mga kaklase niya, ang babata, may sakit na. Diabetic. Ang tataas ng presyon, may sakit sa puso, hindi na makalakad, may gout. Ba? Siya, ang ganda-ganda ng pangangatawan niya. Machong-macho. Meron na rin siya mga kaklase, ang agang namatay. Bakit? Ito yung dahil sa kinain niya magsimula nung bata siya. Hindi niya maintindihan. Ayaw niyang tanggapin. Pero pinatanggap sa kanya ng kanyang ama. Tingnan niyo na po, bandang huli, siya din na nakinabang. We may see our crosses, we may see our problems as punishment.
And yet, we are reminded by the Lord, if you bear them, you will receive salvation. You will receive peace. You will receive grace. Buhatin mo lang. Huwag mong gagalawin. Huwag mong aayusin. Pero kung talagang gusto mo na maayos, anuman yung krus na yan, anuman yung problema na yan, ito yung tandaan nyo. Ialay mo sa Diyos. Ilapit mo sa Diyos. This is the reminder. If you want your life to be fixed, fix your hearts to the Lord. Fix your life to the Lord. As the Lord says, follow me. Sundan mo ako. Idikit mo ang iyong buhay sa akin. At maayos, mapapabuti ang iyong buhay. Ano ba yung mga krus nyo sa inyong buhay? Ano ba yung mga problema nyo? Ano ba yung mga pinagtitiisan nyo na mga suliranin ngayon sa inyong buhay? Buhatin mo lang. Dalhin mo sa Diyos. Ang Diyos ang kakaalam kung anong gagawin niya dyan. Para din sa iyong ikabubuti at ikaayos ng iyong buhay. Amen.